Magandang araw po sa narrator ng channel na ito. Ganun din po sa inyong mga masugid na taga-subaybay dito sa inyong channel, ang Oragon Horror Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. Binata po ako sa kasalukuyan at nasa gulang na 29. Tulad ng iba, nais ko rin pong maibahagi ang sarili kong karanasan sa poder ng mga aswang sa isang baryo sa probinsya ng aming pinuntahan. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lokasyon para sa pribadong pamumuhay ng mga taga roon. Dami po kasi mga nagko-comment pag binabanggit ang kanilang mga lugar, kaya mas pinili ko na lamang po na ilihim ang lugar na yon. Ang karanasan kong ito nangyari taong 2014 at nasa gulang na 19 anyos pa lamang ako. Halos isang dekada na rin ang nakalilipas. Buwan iyon ng Nobyembre. Ito yung buwan kung saan bakasyon namin sa eskwela, kung kaya't nagkayayaan kami magkaklase na tumungo sa probinsya ayon na rin sa kagustuhan ng aking mga magulang, upang mabisita ko raw ang aking lola na nakatira sa probinsya ng nasabi ng lugar. At dahil nga sa mahilig kaming magkaklase na mag-camping kung saan-saan at kahit sa mga bulubundukin, agad namin itong pinagpaplanuhan ng mabuti dahil na rin sa tamang pagkakataon para muli kaming makapag-camping. Gino, Mark, Carlo, James, ano? Gusto nyo bang sumabay sa akin sa pagbabakasyon kina Lola sa probinsya? Balita ko kasi, marami daw pwedeng pag-campingan dun at pwedeng pagtayuan ng tent. Tsaka may mga ilog dun na malamig ang tubig. Nako mga pre, tamang lugar yon para makapagpahinga. Nakakapagod na rin kasi yung pagpasok sa eskwelahan. Sabayan pa ng maraming gawain. Ano? Game kayo? Kaagad na pumayag si na Mark. Aniya, game siya. Basta magdala daw ng maraming alak. Matagal na raw kasing hindi nadadaluyan ng malamig na alak ang kanyang lalamunan. Baka raw wala na itong butas. Si Mark kasi ang lasinggero sa aming mga katropa, kaya puro alak na lang ang laman ng utak niya. Sa tuwing nasa klase kami, palagi itong napapagalitan dahil laging lutang kung hindi naman tulog. Game din ako dyan! Ano kayo lang? Balita ko kasi maraming mga Maria Clara ang nakatira sa probinsya eh. Malay mo, doon kumatagpuan ang binibining magpapatibok ng puso ko. Ikaw talaga, Gino. Puro ka nalang babae. Yan na lang ba ang laman ng utak mo? Yung grades mo sa klase mo, puro nalang palakol. Bueno, kailan ba ang balak natin pumunta sa probinsya? Paring Chris, ano, kailan? Para naman makapaganda kami ng mga dadali namin. Pumayag din si Carlo. Excited na daw siya. Nakakapagod daw kasi sa Manila. Puro na lang bulok ang naaamoy niya dahil sa hangin na ibinubuga ng mga tambutso ng mga sasakyan. Mabuti pang makapag-relax muna. Nang sa ganun, makalanghap naman daw sila ng sariwang hangin. Nako mga brad, mukha yatang mas excited pa kay sa akin ha. Parang mas pamilya nyo pang pupuntahan natin kumpara sa akin. Pero sa susunod na araw pa naman, bibili muna ako ng ticket bukas para sa ating lima. Tama lang yun para bukas. Makapaganda pa naman kayo ng mga dadali natin. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko na ang tickets nyo. Naks naman, yayamanin ang mukong na to. Kaya ikaw ang paborito kong kaibigan sa inyong apat eh. Paring Chris, ikaw paborito ko. Naman. Hindi naman sa pagmamalabis. Sa katunayan nga, apa talaga kami magkakatropa at may kaya sa buhay maliban kay James na siyang breadwinner sa kanilang pamilya. Ulila na kasi ito sa ama at ang ina nito nagbebenta na lamang ng mga kakanin. Kaya nga, bilib kami dito dahil kahit mahirap ang kanilang buhay, pilit nitong pinagtatapos ang sarili para daw iangat ang kanilang pamilya sa kahirapan. Araw ng Martes noon, maaga kaming umalis, sumakay kami ng eroplano pababa ng Iloilo. Tapos, sumakay muli kami ng bus patungo sa bayan ng Capiz. Pagkababa ng bus, siya namang pagsakay namin sa tricycle upang ihatid kami sa bahay ng aking abuela. Lola, mano po, kumusta naman po kayo dito?
Naabutan namin si Lola nasa bakura nila na nagwawalis alas 4 na yun ng hapon. Ay, Diyos kong bata ka. Tawaan ka ng Diyos. Abay, kinulat mo naman ako. Bakit hindi man lang kayo nagpasabi na pupunta pala kayo rito? Eh sana man lang nakapaghanda ako ng makakain ninyo. Ay, si Lola talaga. Eh kaya nga po di kami nakapag-abiso. Para naman po sorpresa. Eh di hindi sana kayo na sorpresa kapag pinaalam namin sa inyo. Ay, oo nga pala po Lola. Mga kaklase ko nga pala po. Mga kaibigan ko rin po sa Maynila. Sinama ko na po sila rito kasi gusto raw po nilang magliwaliw. At sabi ko pa nga sa kanila, maganda ang lugar nyo para makapag-relax. At mga tol, ito nga pala si Lola Sita, ang aking pinakamagandang lola. Naku, ikaw talagang bata ka. Abay, pinagloloko mo na naman ako. Katulad na katulad ka talaga ng iyong amang napakabulero. Ay, naku, ay mabuti pa. Pumasok na muna kayo sa loob. Abay, tamang-tama. May nilaga akong kamote at saging na saba. Abay, ipagtitimpla ko na lamang kayo ng kalamansi, Diyos, para may pantulak kayo. Ay, Lola, hindi po umiinom ng kalamansi, Diyos, yung mga kasama ko. Anak po siguro, hindi nila hihindihan yan. Ikaw talaga, Chris. Atin-atin na lang yun, nakakaya naman. So napakaganda mong Lola. Pero, Lola Sita, Lola Sita, meron ka bang lapad dyan? Ay, kayo talagang mga bata kayo. Abay, puro kayo kalokohan. Ay, teka lang. Kukunin ko lang ang pinakuluan kong saging at kamote para naman malamna ng inyong mga sikmura at makapagpahinga na kayo. Abay, malayo pa kasi ang biyahin ninyo. Siguradong pagod na kayo. Magpapatulong na rin ako dito sa pinsan mong si Kulas para mag-ayos ng higaan para sa inyong lima. Ang bait naman ng lola mo, Chris. Akalain mo yun. Sumasabay pa sa biroan natin. Ganyan talaga si Lola. Maganda na. Mabait pa. Kaya kanino pa ba naman ako magmamana, di ba? Ay, talaga naman palang napakamahangin dito, no? Dumagdag ka pa, Chris. Baka mamaya niyan, liparin na tayo rito. Nang hapon din yun, matapos kaming makapagpahinga, ay siya namang pag-abot ko ng mga pasalubong kay Lola na pinadala ni Mama at Papa galing sa Maynila. Nag-abot din ako ng konting halaga para naman may magastos si Lola at hindi na rin pahuli ang mga mokong kong kaibigan dahil maging sila may pasalubong din para kay Lola. Kaya napuno ng kasiyahan ang aming pagtitipon na yun. Lola, bukas po pala. Pwede po ba kaming pumunta sa bukid? Balak po kasi naming mag-camping doon. Dahil malapit po sa Batis at mataas po ang parting yun. Kaya maganda po ang tanawin. Isa pa, balak din po naming mag-photoshoot at mag-bonfire sa gabi. Adoy ka mo. Sa bukid na malapit sa Batis, ay pwede kayong maligo. Kung saan man ninyo gugustuhin. Pero wag lang kayong lumagpas sa Batis na yon ni maligo. Dahil pagmamay-ari yon ng mga nilalang na hindi natin kauri. Mawalang galang na ho sa inyo, Lola. Ngunit, makikisabat na ho ako. Lola, ano po yung tungkol sa bukid na sinasabi ni Chris at tila ayaw ninyong pumunta kami roon? Tsaka, sino naman po yung sinasabi ninyo? Ano pong ibig sabihin ninyo ng mga hindi natin kauring nilalang, Lola? Sumabat na si Kuya Kula sa usapan namin. Sabi niya, may mga nilalang na nakatira sa lugar na yun. Pagmamay-ari daw iyon ng isang maliit na pamayanan ng mga aswang at marami na ang nakapagpapatunay noon. Hindi na rin mabilang ang mga mangangasong napadpad doon. Hindi na muling nakabalik pa. Kaya sinabihan niya kami na wag na daw kaming pumunta roon kung mahalaga pa sa amin ang aming buhay. Ano? Pamayanan ng mga aswang? Oo, apay mga aswang. At totoo sila, maging ang Lolo Rigor mo ay nakasagupa na noon
At muntik na nga niya yung ikamatay. Doon yun sa bukid. Eh habang ginabi yun ang uwi, galing sa sakahan natin doon. Sabi naman ni Carlo, mukhang niloloko lang daw kami. Hindi kasi siya naniniwala sa mga aswang. Ito raw ay kwentong panakot lamang sa mga kabataan noon. Sabi naman ni Kuya Kulas, hindi raw sila nagbibiro. Bahala na raw kami kung ayaw naming maniwala. Basta kung sisigi raw kami roon, siguraduhin lang namin na makakauwi ka agad kami bago magdapit hapon. Sila na daw kasi ang mananagot sa mga magulang namin kapag may nangyaring masama sa amin sa lugar niyon. Nangangantyaw naman si Mark, kaya binatukan siya ni Carlo. Isa ka pa Mark, tumahimik na nga lang muna kayo. Wala naman kayong magandang sasabihin. Puro kayo kalokohan eh. Ah, Lola, balita ko nga ng probinsya ng Capiz. Marami daw aswang umano, pero hindi ko alam kung totoo pala yun. Akala ko, kwento-kwento lang yun. Totoo ang mga aswang Yun nga lang ay, maraming kabataan ang hindi naniniwala sa mga kwentong aswang. Pero totoo lahat yun. At marami nga dito noon, hanggang ngayon nga, ay namiminsala pa rin sila sa mga karatig-baryo dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang ituloy ang balak ninyong mag-camping sa bukid. Dahil lubhang napakadelikado. At saka, pagpasensyahan nyo na rin yung apo kong si Kulas. Eh masyado kasing seryoso yon sa buhay. Hayaan ninyo at mamaya'y lalamig din ang ulo nun. Eh teka galag, magluluto pa ako ng tinolang native na manok para naman makahigop kayo ng sabaw. Nako Lola, nakakaya naman po sa inyo. Basta po ang pitso po iwan niyo po sa akin. Ay bakit pitso lang? Pwede namang isang buong manok. Basta manok lang. Ikaw ang magtatanggal ng balahibo at ikaw na rin ang magluluto. Kinabukasan nga, tinuloy na rin namin ang aming planong camping sa bukid at pinayagan naman kami ni Lola Sita sa kadahilanang nangako kaming hindi kami magpapaabot ng dapit hapon doon bago magtakip silim, nasa bahay na kami. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nagising na kami dahil mamimili pa kami sa palengke ng aming mga babauning pagkain tulad ng isda, karne, dahil balak naming mag-ihaw doon sa bukid. Subalit, habang naglilibot kami sa palengke, may nakita kaming nagtitinda ng mga kutsilyo at itak. Na siyang nakakuha ng aming atensyon, maganda kasi ang pagkakadisenyo ng mga ito. Tsak na kailangan din kasi namin iyon kahit panghiwa lang ng mga pinamili naming isda at karne. Noong una, dalawa lang sana ang bibili namin. Ngunit naisip namin, mas maganda kung bawat isa sa amin meron noon para na ring souvenir. Pag uwi namin sa bahay ni Lola, agad kaming namitas ng kalamansi sa likod ng bahay nito dahil nakita namin hitik na hitik sa bunga ang mga iyon. Nanguha na rin kami ng buko para may mainom kami kung saan kami magka-camping. Alas 6 nga ng umaga'y nagpaalam na kami kay Lola. Pasusundan na lang daw kami nito kay Kuya Kulas para masigurado ang aming kaligtasan. Isang oras din kasi ang aming lalakarin para marating namin ang aming destinasyon. Mga isa't kalahating kilometro ito mula sa bahay ni Lola. At ang ipinagtataka namin kung bakit bago kami umalis sa bahay ni Lola, inabutan ako ng isang uri ng baril ni Kuya Kulas. Ang sabi niya, protection daw namin kapag nagkataon dahil baka daw atakihin kami sa bukid ng mga mababangis na hayop. Nagtaka si Mike kung bakit daw ang daming dalang kalamansi ni Carlo. Imamarinate lang naman namin ang isda at karne na hindi naman ganun kadami. Sabi naman ni Carlo, balak daw niyang magtimpla ng kalamansi juice kapag naubos na itong dala naming mga buko. Mabuti na raw laging handa, parang boy scout daw.
Napatango naman ang magkakaibigan dahil sa punto na yon. Ika nga ng matatanda, mabuti na rin yung sobra, wag lang kulangin. Mark, Gino, mabuti pa siguro kayo na magtayo ng tent para may masiliwan tayo kapag mainit mamaya. Ikaw naman, Carlo, ang magpaapoy. Tutal, marami namang nagkalat na tuyong kawi sa paligid. Ako na mamaya mag-iihaw ng isda at ng karne. Tsaka ikaw naman, Chris, tutal. Mukhang malapit lang naman ang batis. Pwede bang ikaw muna mag-igib ng tubig na gagamitin natin? Kung baka sabihin nyo, palautos ako, ha? Teamwork kumbaga, kaya dapat tulong-tulong tayo para mapadali ang ating paggawa. Nagsikilos na nga kami, kinuha ko na rin ang water jug namin at tinahak ang daan patungo sa batis kung saan maririnig pa sa aming tinatayuan ng tenda ang lagaslas ng tubig. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa direksyon ng batis, pakanta-kanta ako ng mga panahon na yun. Napasabi pa nga ako sa aking sarili, masarap talagang mamuhay ng simple, lalo na't nasa bukid. Maraming puno at sa tuwing mainit ang panahon, pwede kang may masilungan at makakapagtanim ka pa ng punong kahoy at prutas, maging ng gulay. Yun ang naisip ko ng mga panahon na yun, nang bigla na lang akong nagulat dahil may nagsalita sa aking likuran. Apa, may mumunting bisita pala kaming napadpad dito. Saan bang inyong punta, binata? Agad ko naman siyang nilingon. Nakita ko ang isang matandang babae. Siguro'y mahigit 70 na ito. Puti na rin ang buhok habang nakasungkod. Diyan lang ho, Lola, sa batis. Mag-iigib lang po ako ng tubig. Magandang araw ho pala, Lola. Ginulat niyo naman po ako eh. Ikayo ho ba? Saan po kayo pupunta? Diyan lang sa malapit, binata. May mga kasamahan ba kayong ibang mga lalaki? Napakunot na lamang ako nang makita ko ang makahulugan nitong mga ngiti. Ngiti na siyang daylan na nakita ko ang maitim at nabubulok nito mga ngipin. Nagtataka din ako kung bakit nakaamoy ako ng kakaiba na tila ba naaagnas na karne. Opo, Lola. Lima ho kaming narito. At ako ang nag-iigib ng tubig para may magamit po kami sa pag-uugas. Sige, Lola. Tutuloy na po ako. Mag-iingat po kayo. Sige, bata. Kayo din, mag-iingat. Dahil masasarap pa naman kayo. Ano? Masarap po kami. Si Lola talaga, palabiro rin. Napangisi na lamang ako pagkatapos tuon. Nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. May kakaiba talagang hatid ang mga ngiting yun. Ay, ang ibig kong sabihin na masarap ang iluluto ninyo. Namali ka lang ata ng tinig. Ay, sige na. Ako'y tutungo na sa aking paroroonan. Saad nito, sabay iika-ikang naglakad sa kabilang direksyon, taliwas sa batis na pag-iibigan ko ng tubig. Nagtataka naman ako kung bakit naroon ang matandang yun. Gayong medyo matarik ang gubat. Yung daanan nga papuntang batis, may mga sapot pa ng gagamba. Pero pinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Baka kako, sanay ito kahit matanda na. Uy, Chris! Nandiyan ka na pala! Sige na, ilabag mo na lamang yung tubig dyan. At uugasan ko muna itong bigas at isasain ko na rin. Nga pala, may tumaan dito matandang babae kanina lang. Humingi nga ng mainom na tubig eh. Naawa naman kami kaya pinainom na namin. Tinanong ko pa nga kung gusto niya ng calamansi juice. Kasi bibigyan ko siya pero agad itong umayaw at mabilis na umalis. Tila nagmamadali. Ewan ko, parang may saltik ang matanda na yun. Ah, yung matandang mahaba at puti yung buhok?
Tapos, yung may baston na nakasangga ang ulo at may balabal na itim? Oo, tumpak! Galing mo naman manghula. Kailan ka pa natuto nun? Pahula naman ako tulo. Umakabasa ba ako ng puso ng PE teacher natin? Eh, gago ka ba, tol? Nakita ko rin kasi siya kanina. Nakuusap ko pa nga eh. Ikaw talaga, kung ano-anong pumapasok dyan sa kokote mo. Magpatingin ka na kaya sa albularyo. May kilala si Lola Sita, baka gusto mo. Epepep, tama na nga yan. Baka mamaya saan pa umabot ang asaran ninyo. Mabuti pa, tulungan niya na ako dito. Mag-iihaw na ako para may makain na tayo. Kanina pa kasi kumukulo itong tiyan ko eh. Mag-aalas 10 na rin kasi. Wala pa tayong kain. Pagkasabi niya eh, agad kaming kumilos. Ewan ko ba, pero sa tuwing si James ang nagsasalita, wala man lang kaming magawa. Siguro marahil dahil bukod ito ang mas matanda sa amin, respetado rin siya sa aming magkakabarkada. Seryoso kasi ito sa buhay. Minsan, nakikisabay din sa biruan sa tropa, pero madalang halang talaga. Pagkatapos nga naming magluto ng aming inihaw na isda at karne, kumain na rin kami kaagad. Napagplanuan na rin kasi namin na magbabad sa tubig. Lalo't kunento ko na rin sa kanila kung gaano kalinaw ang tubig. Doon ang napakagandang lugar. Malawa kasi iyon. May hindi kataasang talon, kaya tamang-tama ang mga tulad naming gustong mag-relax sa lugar na iyon. Maya-maya pa'y nagyaya na si Mark na maligo. Tumalon ka agad siya sa may kalalimang bahagi ng tubig. Chris! Naku! Ang ganda pala dito! Mas maganda pa ang lugar ng lola mo kaysa sa lugar na pinunta natin. Tingnan mo ngayon oh! Napaka-presko ng tubig sa balat! Woo! Ang lamig ng tubig! At higit sa lahat, ang lilo pa! Habang abala kami sa paliligo, dahil nainganyo nga kami, hindi namin namamalayan ang oras. Palubog na pala ang araw na yun. Ngunit, parehas kaming ayaw umahon sa tubig. Nawala na rin sa isip namin ang bilin sa amin ng lola. Gayun din si Kuya Kulas. Ngunit ganun na lamang ang gulat namin nang mapansin namin ang isang grupo ng kalalakihan na nasa pangpang ng batis kung saan kami naliligo. Nandoon rin ang matandang babae na aming nakasalamuha kanina. Mga iho, umahon na kayo riyan! Dahil paggabi na, baka mamaya ay mapano pa kayo. Halina kayo at sumama kayo sa amin. Tsak na magsasaya kayo ng sobra dahil kapistahan ng aming baryo. Tiyan lang sa ibaba ng bukid. Kaya umahon na kayo riyan at magbihis. Dumayo kayo sa amin nang maranasan ninyo ang piyesta dito. Alina kayo! Tuloy na nang nawala sa aming isip ang mga bili ni Lola. Nagpa siya kaming sumama sa baryong sinasabi ng matanda. Naisipan naming sumaglit muna para may ma-experience kaming kakaiba sa probinsya. Pero bago yun, nagpaalam muna kami sa matanda na may kukunin lang kami saglit sa aming tent. Lalo't nandun ang mahalaga naming mga gamit. Parang hindi pa sana sasangay ng matanda, pero dahil sa aming pagpupumilit, nababalik ka agad kami. Napapayag din namin siya. Sa katunahin niya, nagpaiwan pa sa kanila si Carlo at si Mike para siguradong makababalik kami. Wala sa isip namin ang mga oras na yun na ang pupuntahan pala naming lugar ang siyang magdadala sa aming kapahamakan. At ang tanging nasa isip lamang namin, i-enjoy ang bawat oras namin sa probinsya, lalo't kapiyastahan daw sa pupuntahan namin. Chris, wala ka bang napapansin sa matanda? Sa mga kasama nito parang kasing ang lalim kumakatingin sa atin. Tsaka, bakit parang pinipili tayong sumama sa kanila? Gayong hindi naman natin sila kilala. Habang inililigpit namin ang aming mga gamit upang ipasok muna ito sa tenda para kahit papano'y
hindi mabasa ng mga hamog habang wala kami. Dadaan lang namin ito mamaya pagbalik galing sa baryo kung saan ang sinasabing piyesta ng matanda. Hindi na rin namin naisip na may magnanakaw doon sa mga gamit namin dahil masyadong magubat iyon at malabong mapuntahan iyon ng ibang tao. Ah, baka naman guni-guni mo lang nakikita mo sa kanilang pagtingin sa atin, Gino. Tsaka mukha namang mababait ang mga to eh. E di ba nga, kasasabi mo lang na hindi natin sila kilala. Pero tingnan mo, inaya agad nila tayong tumungo sa kanila. Kaya gustong gusto ko talagang manirahan sa probinsya eh. Kasi hindi ibang turingan ng bawat isa. Yung parang pamilya lang. Sumagay, may punto ka naman. Ikaw, James, bakit ang tahimik mo? Huwag mong sabihin na tatakot ka. Hindi naman sa ganun. Mukhang may hindi kasi tama eh. Ewan ko lang, baka guni-guni ko lang to. Mabuti pa, bilisan na lang natin. Kasi naiinip na silang mag-antay sa atin dun. Tsaka diba, Chris, binigyan ka ng baril ni Kuya Lucas. Dali natin yan ha. Tsaka yung mga balisong na binili natin sa palengke. Tsaka yung mga kutsilyo. Para kahit papano eh. May maipanlaban tayo kapag nagkataon. Oo nga no. May pistol pala tayong dala. Sige, tigi-isa tayo dito sa mga balisong at kutsilyo. Saka dali na rin natin tong kalamansi para may ihalo tayo dun sa pansit na pag nagkataon, eh may handaan talaga dun. Masarap pa naman ang pansit pag pinigaan ng kalamansi. Kumuha ako ng nasa mahigit 10 pirasong kalamansi. Iniligay ito sa bulsa ko. Ikaw talaga, Chris. Hindi ka rin pala matakaw, no? Lalo't pansit ang pinag-uusapan. Pwede namang wala silang kalamansi dun, di ba? Eh, sa paborito kong pansit ngayon sa inyo eh, no? Tsaka, mabuti nang sigurado. Kaya magdadala pa rin ako ng kalamansi. Eh, total, maluwag naman yung bulsa ng jacket mo. Eh, ba't di mo nalang lagyan yan para naman hindi kayo bang ihingi sa akin mamaya? Dumakot ako ng supot ng kalamansi. Iniligay yun sa bulsa ng jacket ni Gino. Kaya itong si James, pailing-iling na lang sa amin. Pagkatapos nga naming makuha ang mga kailangan naming makuha sa tenda, bumalik agad kami sa batis kung saan kami hinihintay ng matanda, pati na ng mga kasama nito. Nahalata rin namin sina Carlo at Mark parang tulala, pero pinagkibit-balikan na lang namin iyon dala ng sobrang pagod dahil sa maghapon kaming nagtampisaw sa tubig sa batis. Habang naglalakada, nasa unahan ang matanda. Napansin rin namin ni na James at Gino. Pasingot-singot ito. Kaya nagkatinginan kami bago palihim na isinukbit sa bewang nila Carlo at Mark ang tig-isang balisong at isa-isang inilagay sa bulsa ng aking pantalon. Hindi nga nagtagal, nakarinig kami ng mga tambol at sigawan ng mga tao na halatang nagkakasiyahan. Kaya ang kaninang kakaibang nararamdaman namin, napalitan ng excitement, lalo na nang makarating kami sa bukanan ng kanilang baryo dahil mapapansin mo agad ang mga taong naruroon na nagsasayawan at sumasabay sa paghahubit ng tambol. Kapansin-pansin rin ang isang malaking bonfire na nasa gitna mismo ng mga naglalakihang mga kawa na may pinakulo ang tubig sa bakuran ng kanilang pinaiikot-ikutan ito at nagsasayawan ang mga tao. Lola, naku, ang ganda pala dito sa inyo. Salamat sa paanyaya ha. Mag-i-enjoy kami rito ng sobra. Sayang nga lang eh, hindi natin nabit-bit yung camera natin. Nandoon yun sa backpack ni Mike. Ganito talaga dito sa amin, mga bata. Masaya talaga dito. Lalo na't nandirito na kayo. Magsaya lamang kayo dahil kakaibang saya mamaya ang matutunghayan ninyo. Bumilis naman ang paggabog ng dibdib ko. Napapansin ko rin ang mga mata ng matanda nanlilisik, pero binaliwala ko na lamang iyon dahil mas natuon ang pansin ko sa mga taong nagsasayawan
Para kasi silang isang tribu na gumagawa ng ritual gamit ang indayog ng kanilang katawan. Chris, napapansin mo ba ang mga kinikilos nila Carlo at ni Mark? Tingnan mo, kanina ko pa nahalata. Parang wala sila sa sarili nilang wisyo. Parang naglalakad lamang sila na patay. O nga no, James. Parang mga natutulog na naglalakad. Anong gagawin natin ngayon? Kahit yung titig ng mga tao rito, tingnan mo, lahat yata sila sa atin nakatingin eh. Nang tiningnan ko nga ang sinasabi niya, nang ilabot na lamang ako sa mga tingin nilang yun. Kakaiba kasi silang tumitig, yung tipong parang binabalatan kami ng buhay gamit ang matatalim at nanlilisik nilang mga mata. Ihanda niyo na lamang ang baril at ang mga sarili niyo. Pakiramdam ko talaga, parang may mali. Maging alisto na lamang tayo. Ikaw ang magsabi kay Gino. Ako naman ang bahalang magbantay kay Carlo at Mark. Maya-maya pa ngay, biglang nagsalita ang matandang babae. Kasama naming nakaagaw ng atensyon ang mga taong naruroon sa kasiyahan. Mga katribo! Magbigay galang kayo sa ating mga panauhin. Nandito sila para sa ating kapiestahan. Kaya magsaya ang lahat. Ilabas rin ang lahat ng pagkain na ating pagsasaluhan sa gabing ito. Dapat ay hindi magsisi ang ating mga bisita na dumayo pa rito. Pagkasabi niyon, nagsigawan naman ang mga taong naruroon. Mas lumakas pa ang paghampas ng mga ito ng tambol. Ang kaninang masarap sa tengang pakinggan, parang nakasisira na ng utak dahil sa kakaibang ugong na yun. Pagkatapos maihanda ang mga pagkain sa isang mahabang mesa, pinaupo na kami magkakaibigan. Doon ay magkatabi kami, samantalang sina Mark at Carlo ay tulala pa rin at ang mga mata ay wala pa rin kakurap-kurap. Kaya nababahala na kami. Bali ang pwesto namin, nakaharap kami sa nagniningas na apoy o bonfire sa dulong uluhan at doon si James, tapos si Mark, Carlo, Gino at ako naman ay sa kabilang dulo. Plano talaga naming mapagitnaan ang dalawa dahil nahalata naming may kakaibang ginagawa ang mga tao roon sa dalawa naming kaibigan. Medyo nagdududa na rin kami sa mga kilos ng mga kabataang naruroon ay lumapit sa amin at inamoy-amoy kami. Kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahihiya. Para sa atin talagang lahat ng pagkain na yan. Kaya magpakabusog kayo at mamaya na kami kakain. At saka mga bata, umalis kayo dyan. Para naman ngayon lang kayo nakakita ng bisita. Nakakahiya naman sa kanila. Nanghuhumaling na rin kasi kami sa mga pagkain na nakalatag sa lamesa. Dahil sa napakabangong samyo ng mga ito, idagdag pa ang iba't ibang putahe ng mga ito na halos mapuno ang papag na gawa sa tinapyas na kawayan. Mas lalo namang nakatatakam ang amoy ng aromang nakahanda sa harapan namin. Ngunit nakaagaw nga ng aking pansin ang pansit at tamang-tama, yun ay may dala nga akong kalamansi. Habang nakikita ko naman si Carlo at Mark na halos mabilaukan sa kasusubo ng mga putahing nasa kanilang harapan, akala mo'y mauubusan. Uy, Mark, Carlo, ano ba naman kayo? Para naman kayong mga walang modo. Pwede bang magdahan-dahan na lamang kayo? Nakakaya sa mga tao rito. Baka isipin nila, ngayon lang tayo nakatikim ng ganyan. Papatay gutom tayo. Iba talaga ang kutob ko eh. Hindi maganda to. Hindi ba't mapili ng pagkain ng dalawang yan? Bakit biglaan naman yata naging matakaw ang mga yan?
Mga ordinaryong pagkain lang naman ang mga narito. Nako, mga iho. Kumain na kayo. Tingnan ninyong dalawa ninyong kaibigan. Sarap na sarap sa mga hinihanda para sa inyo. Kayo rin, baka maubusan kayo. Mukhang ang tatakaw pala ng dalawang yan. Nakangising na patibig ang matanda kina Mark at Carlo habang takam na takam pa rin sa paglamon. Lumitaw uli ang sira-sira nitong mga ngipin. Napakunot-noo ako dahil sa naamoy ko. Pakiramdam ko kasi mas lalong sumama ang amoy. Kanina ko pa ito nararamdaman na tila ba merong nabubulok na isda na humahalo sa sariwang hangin. Pero bilang respeto na rin sa pagkain, kumuha ako ng pansit. Naglagay ako ng konti sa aking pinggan at palihim ako ng hiwa ng kalamansi sa ilalim ng mesa. Saka ko yung piniga sa pansit nang hindi nila napapansin. Kasi nahihiya naman ako kako, baka sabihin nila hindi ko nagustuhan ang lasa. Kaya ako dinagdagan ng katas ng kalamansi. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang biglang nag-iba ang laman ng pinggan na tila isa itong nabubulok na karne na nangingitim na at mas malala pa. May mga uod na gumagalaw at masakit sa ilong ang amoy nitong sobra sa baho. Parang isang patay na hayop na nabubulok na at inuud. Ngunit tinatagan ko na lamang ang aking loob. Hindi ako nagpahalatang may nalaman ako tungkol sa mga inihanda nila sa amin para hindi sila mabulabog. Napansin rin iyon ni Gino na nasa tabi ko lang, kaya palihim ko iyong sinenyasan na walang nakapansin sa amin. Saka inabot ko mula sa ilalim ng mesa ang ilang hiwa ko ng kalamansi at ibinigay ko yun kay James. Lola, may palikuran po ba kayo rito? Iihi lang po sana ako eh. Babalik din po ako agad. At magpapasama lang po sana ako kay James. James, aliga muna. Samahan mo ako. Mabilis lang. Agad niya namang itinuro sa amin kung saan kami pwedeng magbawas sa likod ng isang kubol malapit sa pinagdausan ng kasiyahan. Pagkarating namin doon, agad kong sinabi kay James ang aking natuklasan. Katulad ng inaasahan, nagulat ito sa nalaman. Paano tayo ngayon, Chris? Hindi yata't angkan ng mga aswang itong pinasok natin. Ano ngayon ang gagawin natin? Paano yung dalawa nating kaibigan, sina Carlo at Mark? Baka may ginawa sila roon, kaya nagkaganon. Tama nga ang lola sita mo. Baka itong sinasabi nilang baryo ng mga aswang. Yun nga ang punto ko eh, kung bakit inaaya kita rito. Gusto kong palihim mong pigaan ng kalamansi ang mga pagkaing nasa kanilang pinggan. At ako, gagawa ako ng eksena para hindi nila mapansin ang gagawin mo. Pagkatapos, pagkabalik nila sa wisyo, tumakbo na kayo agad. At tumakas, sa likod na lang kayo dumaan. Buo na rin kasi ang desisyon kong magpaiwan kasama si Gino. Dahil alam ko, malaki rin ang maitutulong nito, lalo't may kaalaman ito sa pisikal na pamamaraan. Paano kayo? Hindi namin masisikmuran na iwanan kayo dito ni Gino. Chris, malala pa lamang kayo ng mga aswang na yun. Sama-sama tayong tumungo rito, kaya sama-sama rin tayong aalis ng buhay rito. Hindi mo ako naiintindihan, James. Parehas tayong mamamatay pag nagpaiwan tayong lahat dito at lalabot sila. Pero kapag pinalad na makaalis kayong tatlo, pihadong makakahingi pa kayo ng tulong kila Lola at Kuya Kulas para balikan kami rito ni Gino. Nakukuha mo ba yung punto ko? Buhay nating liman nakasalalay rito. Sabay-sabay tayong tumungo rito, kaya sabay-sabay tayong babalik sa Maynila ng buhay. Ayokong malagasan ng kahit isa sa atin. Kaya sige na, gawin na natin ang naisip kong plano. Dahil ito ang mas mainam na gawin. Sa ngayon at bukod doon, wala na. Para sa akin kasi, di na baling ako nala ang magbuwis ng buhay para sa kanilang kaligtasan.
Huwag lang ang lahat mapahamak. Tutal, ako naman ang may kasalanan. Ako ang nagyaya sa kanila na sumama sa probinsya. Isa pa sa dahilan ko kung sana'y nakinig na lamang kami kay Lola at kay Kuya Kulas. Hindi sana namin mararanasan ang ganun. Oo, gagawin ko ang ayon sa plano natin. Ano pa nga bang magagawa ko? Pero pangako, babalik kami para iligtas kayo. Napaiyak siya at nagyakap kaming dalawa. Maya-maya pa'y may nagsalita sa aming lukuran na ikinagulat taming pareho. Atul, kanina pa kayo nihintay dun. Kaya nga ako nagpresentang sunduin kayo rito. Bilisan nyo na, baka makalata sila. Basta ang plano ha, gagawin na natin. Magkaibigan pa rin tayo hanggang sa uli. Pangako, makaliligtas tayong lahat dito ng buhay. Pasimpleng bumalik na kami sa pagtitipon na yun. Kunyari nagtatawanan pa para hindi sila makalata. Adot, natagalan kayo. Tignan nyo ang dalawa ninyong kaibigan. Mauubusan na kayo ng pagkain. Nagkatinginan pa kaming tatlo. Dahil paubos na nga ang napakaraming pagkain na nakahain sa mesa. Uy, ano ba naman kayo? Tama na nga yung kakakain nyo. Tataba kayo dyan, panigurado. Maya-maya pa'y sumenyas na sa akin si James upang simulan ang aming plano. Oo nga naman mga tol, nakakahiya naman sa mga taga rito. Naku, kahit kailan talaga, ang tatakaw nyo talaga. Hayaan nyo na sila. Ang mabuti pa ay kumain na rin kayo at konti na lang ang natitira. Ah, mawalang galang na ho, Lola. Pero busog pa po kasi kami. Isa pa, may gusto sana po akong gawin palaro para mas maging masaya po ang kapistahan nyo rito. Yan eh kung paghihintulutan nyo po. Sinimulan ko ng maglakanda patungo sa malapit sa nagniningas na apoy sa kanilang ginagawang bonfire. Sumunod naman sa akin si Gino. Halatang nanginginig pa ito. Pero binulungan ko na lamang ito na huwag ipahalatang natatakot para hindi nila malaman na may gagawin kaming plano. Hinubad ko agad ang aking jacket para agawin ang atensyon ng lahat dahil alam kong natatakam sila sa aming mga laman. Pagkunway, hindi naman kami nabigo dahil lahat ng mga mata sa direksyon ko nakatuon. Kaya tamang pagkakataon iyon ni James upang mapigaan ng hiniwang kalamansi ang mga nilalantakang pagkain ng mga kaibigan namin na nahipnotismo ng mga aswang. Nakita ko pa kung paano nandiri at magsuka si Carlo at Mark. Tinakpan na lamang iyon ng mga kamay ni James. Ang kanilang bunganga ay may ibinulong sa mga ito kaya naging mahinahon ang mga ito. Ilang sandali pa ngay, palihim akong tumango kay James habang sumasayaw sa indayog ng tambol kasama ng ibang mga taong sumasayaw roon, maging si Gino na pilitan na ring sumabay sa aking ginagawa kahit parang tuod ang kanyang galawan. Tul, kailangan ko pa talang gawin to. Gago tul, di ako marunong sumayaw eh, lalo't kasabay pa natin ang mga aswang na to. Ano ka ba tul? Dito sa pagsasayaw na to, nakasalalay ang kaligtasan natin. Mas pipiliin mo bang makatay ng buhay kesa sumayaw kasama nila? Mamaya, pag nakaalis na sa pwesto nila si The James, pwede na tayong tumigil dito. Kailangan makuha natin ang mga atensyon ng mga tao rito para makatakas ang tatlo at makahingi ng tulong. Ihanda mo rin ang sarili mo sakaling mapalaban tayo mamaya. Mas malakas daw ang mga aswang sa ating gabi. Kaya ihanda mo na lamang sarili mo, tol. Nang marinig nga ni Gino ang sinabi ko, todo indayog siya nang wala sa retmo. Natatawa ako at inakto nito na alam kong ginagawa niya lamang iyon para mabawasan ang takot at pangangatog ng kanyang nararamdaman. Maging ako nga ay umiindag na rin ng toto, hindi lang naaayon sa ibinibigay ng tunog ng tambol. Ilang sandali pa nga, nakakita ako ng marahang humahakbang palayo sina James at Mike Carlo. Kaya kumuha na ako ng dalawang kahoy.
ng may apoy sa dulo at ginawa yung props para maagaw ang atensyon ng lahat. At sa muli, hindi ako nabigo dahil ngayon naglalaway na sila sa akin. Pinagpapawisan kasi ang aking katawan. Nasa ganun kami ng ilang minuto. Kaya nakaramdam na rin kami ng pagod at halos na palilibutan na nga kami ng mga tao roon. Dahil aliw na aliw kami sa aming ginagawa, hindi na namin napansin na mas lumapit na sila sa amin. Ngunit ganun na lamang ang takot na naramdaman namin nang sumigaw ang matanda sa galit. Na ikinatigil naman ang mga taong naruroon sa kanilang ginagawa habang ang lahat, ang mga mata nila'y nakatuon sa matandang babae. Nasaan ang mga bihag? Natakasan tayo! Hanapin niyo sila at ibalik rito! Hanapin ninyo at siguradong hindi pa nakakalayo ang mga yon! Anong bihag po bang sinasabi niyo, Lola? Iyon po bang mga kaibigan namin? Nasaan sila? Huwag niyong bilugin ang ulo ko, mga hangal! Plinano niyo ang lahat ng ito para makatakas ang mga kasamahan ninyo! Napahawak na mahigpit sa aking braso si Gino dahil ang mga kalalakihang naruroon mas lumalapit pa sa amin at matatalim pa ang mga tingin sa amin na tila kakainin na kami ng buhay. Anong pinagsasabi niyo, Lola? Wala kaming alam ni Gino sa mga sinasabi niyo. Sa totoo nga po, nahaaliw pa nga po kami sa ginagawa naming pagsasayaw dito kasama niyang lahi niyo. Hindi niyo ako maloloko, mga bata. Sige, ipaliwanag ninyo sa akin ang mga hiniwang kalamansi rito sa mesa. Kanino nang galing ito? Malamang dito sa inyo yan galing dahil sa marami namang mga putahe at nakahain sa mesa. May pansit din. Malamang parehas ng pansit. Ano naman ang mali sa kalamansi? Masarap nga yan eh. Lalo na pag hiniwa mo at gawing kalamansi juice ang katas nito. Tol, tingnan mo ang mga taong naririto. Ayaw ko maging tuyong tao na binilad sa arawan. Yung mga titig nila parang binabalatan tayo ng buhay. Wala namang masama sa sinabi ko eh. Dahil masarap naman talaga ang kalamansi juice, di ba tol? Ayan kasi, andaldal mo. Manahimik ka na nga lang dyan at magmatsyag kang maigi. Dahil baka bigla na lamang nila tayong sugurin nang hindi tayo nakahanda. Wala na tayong magagawa pa. Nahuli nila tayo eh. Ang tanging maipapayo ko na lang sa'yo, tatagan mo ang loob mo. Lalaban tayo sa kanila ng patayan. Ipanalangin na lang natin na nakalayo na sina James at makahingi ng tulong. Baka sakaling abutan ba nila tayo ng buhay. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, tol. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Sige, lalaban tayo sa kanila ng patayan. Ngayon na ba? Kinuha niya ang nakasuksok na punyal sa kanyang tagiliran na siya namang ikinasama ng tingin dahil halatado siya masyado sa mga kilos niya. Ano ka ba, tol? Bobo ka talaga kahit kailan. Kung gusto mong mabuhay, hanggat maaari, patagalin pa natin ang usapang to para may oras sila, James, na makahanap ng mga taong makakatulong sa atin. Anong pinagbubulungan ninyo dyan? May pinaplano kayong balak sa amin. Huwag nyo nang subukan pang lumaban dahil nasa teritoryo ko kayo. Hindi na kayo makalalabas pa ng buhay rito. At ang mga kasama mo, siguradong maya-maya ay nandito ng mga yon. Hindi sila makatatakas sa aming pang-amoy. Kaya kahit saan silang pumunta, masusundan at masusundan sila ng mga kalahi ko. Lola, magkaliwanagan nga tayo. Kaya niyo ho ba kami ni Yaya dito ay para biktimahin? At kaya ho ba kayo natatakot sa kalamansi dahil layi kayo ng mga aswang? Nakakaduda naman ho kayo. Kanina lang, eh parang santa kayo. Sobrang bait. Tapos ngayon,
Galit-galitan kayo? Mismo! Natumbok mo rin! At kaya ko kayo inanyayahan dito. Dahil kayo ang aming pagsasaluhan mamaya. Kanina pa ako nagpipigil na lantakan kayo. Pero hindi ko na kayang pigilan ito. Ngayon, alam nyo na ang katotohanan tungkol sa aming baryo. Nakuta ng mga aswang. Kung ganun, wala rin naman kaming pag-asa makalabas kami rito ng buhay. Kaya lalaban na lamang kami ng patayan! Bigla namang sumabat sa usapan namin ang isang lalaking nakabahagi. Sabi niya, katawa-tawa raw kami. May lakas pa raw kami ng loob na lumaban. Gayong dadalawa na lang kami kumpara sa kanila na isang baryo. Tawa na lamang ng isang lalaki. Magagawa pa daw naming lumaban. Kayo rin may sabi na wala kaming takas. Kaya mas pipiliin naming lumaban ng patayan kaysa mapakatay ng buhay sa inyo. Di ba? Kayo mga aswang, may takot kayo sa kalamansi. Pers, may panlaban kami sa inyo. Hayaan niyong i-marinate namin kayo ng buhay sa sarili niyong kuta. Napahanga ako sa kaibigan ko dahil palaman ang mukong. Kahit alam kong nangangatog na siya sa takot na kanina niya pa nararamdaman, pilit niya lang hindi ipinapahalata sa mga kaharap naming mga aswang. Aba, hindi yata ka nais-nais at tabas ng dila mo, bata. Ano kaya ang parte ng iyong katawan na masarap? Siguro lahat. Mga kasama, makakatikim na naman tayo ng taga-Maynila. Nakakasawa na rin kasi yung kumain ng taga-probinsya. Maitim na ang balat at ang anghit pa ng amoy. Hindi kayo makakatikim ng katawan ko. Over my dead body! Hindi ako nagpaputi para lamang lantakan ninyo. Itong mala-adonis kong katawan, mga kutong lupa kayo, hindi nyo ako matitikman kung katawan ko lang ang habol nyo! Abatol, may pa-Inglis-Inglis ka pang nalalaman dyan, ha? Tsaka, babae lang ang nagsasabi ng ganun. Ah, ganun ba? Bakla ka ba, Tol? Di tsaka, ba? At tapang mo naman. Baka mamaya, mabahagi ang buntot mo. Tapos ininsulto mo pa sila. Grabe ka na, Tol, ha? Dahil sa ginawa mo, siguradong ikaw ang uunahin nila mamaya. Ngayon ay parang wala nang kinatatakutan pa. At yan ang kailangan namin sa puntong yun. Dahil alam ko, sa anumang sandali, susugod sila, lalo't alas 12 na ng gabi. Mahalata mo rin sa mga wangis ng mga ito na paunti-unti nang pabalasik ang kanilang mga titig, ang kanilang mga kukunga. Nagsisihabaan at nagsisitulisan na, pero maliban doon, wala na. Sa pagkakaalam ko, angkan sila ng mga aswang na kung tawagin ay isang abwak na mababang uri ng aswang. Ayon na rin sa mga nababasa ko sa mga kwento-kwento patungkol sa mga aswang, maya-maya pa'y may humahangos na lalaking nagbalita sa kanila ng isang pangyayari. Sabi niya, bumalik na ang mga naatasang habulin ang mga nakatakas. May nakuha raw sila pero isa lang. At sinabi pa nitong nakatakas ang dalawa pa. Kinakaban ako sa narinig ko. Baka isa kina James, Carlo at Mark ang nahuli nila. At tama nga ang hinala ko. Si James ang kasama ng ibang kalalakihan habang hawak-hawak nila ito sa magkabilang braso. At may sugat na rin ito at halatang nanlaban bago nila mahuli. Sayang ang pagkain! Bakit hindi nyo hinanap? Tsak na hindi pa nakalalayo ang mga yon. Lalo hindi nila kabisado ang gubat. Mga inutil! Sumagot naman ang isang lalaki. Hindi raw nila malapitan ang mga hinahabol nila dahil masakit sa ilong ang amoy ng kalamansing ipinahid sa katawan ng mga ito. At may mga balisong rin silang panlaban. Isa pa, nahirapan daw sila dahil naghiwa-hiwalay sila ng direksyon habang tumatakbo.
para dapat naging mga aswang kayo. Kung ganyan rin lang kayo mga kabobo, dalawang sinayang ninyo. Pero hayaan nyo na, mabubusog naman tayo sa tatlong ito. Sa mga narinig ko sa paliwanag ng mga kalalakihan, nagka-ideya na ako. Palihim kong dinukot ang ilang pirasong kalamansi mula sa bulsa ng aking pantalon. Hiniwa ito nang walang nakakapansin. Ang ginawa ko, pinanglamas ko ito sa aking balat at ganun din ang ginawa ni Gino dahil sinensyasan ko ito. Habang ang atensyon ng lahat ay kay Aling Marita at ang kararating lang ng mga kalalakiang aswang, ay nag-isip ako ng madali ang paraan upang makawala si James sa pagkakahawak nila na alam kong pagod na rin ito dahil nakikita naman sa kilos lalo't may mga sugat pa. Ang ginawa ko ay binunot ko ang baril ko mula sa aking tagiliran. Pinahiran ko iyon ng katas ng kalamansi lalo na sa lagay ng bala para kapag tinamaan sila, baon sa katawan nila ang bala at may katas pa ng kalamansi. Palihim ko itong inasinta. Ang taong nakahawak kay James, sakto namang hindi sila naalis ng pwesto. Kaya walang kahirap-hirap ko itong pinaputukan habang ang atensyon ng iba ay nandoon pa rin sa kanilang pinuno. Hindi naman kasi sa pagkamahangin, pero magaling ako sa paghawak ng baril, lalo't isang sundalo ang aking ama. Nang masapul sa dibdib ang aking target nang barilin ko siya, ay natumba kaagad ito sa lupa at nangisay. Umusok pa ng mapatamaan ang parte nito ng dibdib. Idagdag pa ang katas ng kalamansi na kinatatakutan nila. Nagulat ang lahat sa ginawa ko. Wala kasi sa kanila ang may alam na may armas kami at may mga balisong maliban sa aking mga kaibigan na sina Carlo at Mark. Yun na rin ang sinabi noong isa pang naghabol sa kanila. Pagkatapos noon, nagkagulo ang lahat. Agad kong tinakbo ang direksyon kung nasaan si James, sabay tutok muli ng baril sa isa pang lalaking nakahawak sa kanang braso nito. At walang awang pinaputukan ko ito kaagad, na siya namang ikinabulagta nito sa lupa tulad ng nauna, nangisay rin ito. Sumugod kayo! Hindi maaaring makatakas ang mga yan! Patayin silang tatlo at walang ititira! Gawin niyo ang lahat ng pwedeng gawin! Basta mapatay niyo sila! Hindi pwedeng silang makabulabog sa atin, lalo't nasa teritoryo natin sila. Gawin niyo ang lahat ng paraan para mahuli sila. Sayang lang ang pagkaaswang ninyo. Kumilos na kayo mga inotel! Pagkasigaw ng matanda, ganun na lamang ang dain ng isa sa mga aswang na humawak sa aking binti. Dahil nalalapnos na ang kamay nito na tila napapaso. Ngunit ilang sandali pa'y isa-isang natumba ang mga aswang na naroon na parang mga lasing. At sapo-sapo ng mga ito ang kanilang mga ilong. Yo! Happy New Year! Ano kayo ngayon, ha? Sige! Hanapin nyo ang aroma ng inihaw na kalamansi! Ano? Tumayo kayo dyan! Mga duwag! Tumayo kayo! Tayo! Humagalpak si Gino habang pinagtatatapon niya ang isang dakot na kalamansi mula sa kanyang jacket at inihagis nito sa apoy. Doon ko lang nalaman kaya pala ganun ang reaksyon ng mga aswang dahil naaamoy nila ang nasusunog na mga kalamansi. Pinaupo ko muna si James at napasalampak ito sa lupa habang pinagigitnaan namin ni Gino. Dahil alam naming hindi na nito kayang lumaban dahil nga sa natamo nitong mga sugat. Pagkatapos noon, naghiwa na ako ng tatlong pirasong kalamansi at pinagpiga-piga ko iyon sa kanyang ulo maging sa kanyang katawan. Saka ang naiwang wala ng katas na balat, itinapon ko na ito sa nagniningas na apoy mula sa bonfire. Aray! Ang hapde!
Gago ka tol ha. Mukhang mamamatay na nga ako sa sugat ko tapos nagawa mo pa talagang pigaan ito ng kalamansi. Grabe ka sa akin. Dumadaing siya sa sobrang hapdi ng sugat niya. Kahit sino naman kasi sigurong masugatan tapos lalagyan ng kalamansi, siguradong dadaing din sa hapdi. Pasensya na tol. Yan lang kasi yung naisip ko ang paraan para hindi ka nila malapitan. Diyan ka na lang muna at magpahinga. Kami na ni Gino tatapos ng labang to. Kalamansi lang palang katapat ng mga kutong lupa na to eh. Pinagpuputokan ko ng hawak kong kalibring 45 baril ang mga aswang na napapadaing bula sa apoy ng nasusunog na kalamansi at sigurado ako bawat bala isa ring aswang ang mapapatumba. Hindi masasayang ang bala. Ganun din ang ginagawa nitong si Gino. Pinagsasasaksak ng hawak niyang balisong na may katas ng kalamansi ang mga aswang na parang mga lasing na napapasapo sa kanilang ilong hanggang sa unti-unti na silang nauubos. Ano? Suko na kayo, no? Akala ko bang tatapang ninyo? Dahil nasa teritoryo nyo kami. Tatlo lang kami, samantalang kayo. Isang angkan. Huwag kasi kayo magsasalita ng tapos tanda. Ikaw ang tanda mo na parang ikaw yung namumuno dito sa angkan ninyo. Dapat kaya nagpapahinga ka na sa ilalim ng lupa. At isa pa, ang dapat sa katulad mong salot sa lipunan, ibinabaon sa lupa. Matanda ka na. Kaya ikaw, ikumusta nyo lang kami sa iba nyo pang kalahi sa impyerno. Ano nga ulit pangalan mo? Maret! Bagay na bagay sa iyong pangalan mong Maret. Parang matandang hukluban talaga. Tol, kakaunti na laban sila. Ito na siguro ang tamang panahon para pagpahingahin na natin ang matandang to. Tama ako, di ba? Maawa kayo sa akin. Matanda na ako. Hayaan niyo akong mabuhay at magpapakalayo-layo rito. Tumayo naman si James at paika-ikang lumapit sa matanda. Kayo ho ba? Naawa ba kayo sa mga tao naging biktima ninyo? Wala kayong karapatang mabuhay dito sa mundo. Hindi kayo dapat kawaan dahil wala kayo nun. Marami na kayo naging biktima at muntik na rin kaming magkakaibigan. Kung sana'y iba na lang ang binalak niyong biktimahin, di sana'y hindi kayo umabot sa ganito. Sayang at nagkamali kayo nang naging biktima. Paalam matanda, ikumusta mo na lang kami sa kinikilala niyong Diyos na demonyo. Wala na nga akong nagawa dahil bigla na lamang inagaw ni James ang baril sa akin. At tatlong beses na pinaputukan ang matanda, kaagad na binawian ito ng buhay. Sapuldol! Ang galing mo! Angas mo pala parin James ha! Parang ang isang bida sa pelikula. Nagpapabubog sa una tapos siya naman pala mag-awagin. Bida ka! Galing mo! Ilang sandali pa nga, marami ng tao ang dumating sa pangungunan ni na Carlo at Mark. Ganon din ni Kuya Kulas. Dahil habang patakbo daw sila na bumalik sa tent, siya namang pagdating ng mga taong bayan na hiningian pala ng tulong ni Kuya Kulas para hanapin kami dahil nararamdaman daw nitong may nangyayaring hindi maganda sa amin. Lalo na't gabi na at hindi pa kami nakakauwi. Maya-maya pa'y dumating ang kaibigan naming si Carlo at nagtanong siya kung nahuli raw ba siya ng dating. Naku, hindi ba tol? Tulad nga sa pelikula, laging nauli sa insidente ang mga polis. Kaya na magligpit ang mga kalatamin! Nasermonan kami ni Kuya Kulas. Sabi niya, muntik na raw kaming matodas. Ang titigas daw kasi ng mga ulo namin. Hindi raw namin alam kung gaanong nag-alala si Lulasita, lalong-lalo na raw sa akin. Pasensya na Kuya Kulas kung napag-alala namin kayo ni Lola. Hayaan nyo't
Babawi kami sa inyo. Hindi namin kasi alam na totoo pala lahat ng mga aswang. Ang buong akala namin, kwentong katatakutan lamang. Sumagot pa si Kuya Kulas. Ano pa raw daw ba ang magagawa namin? Tapos na ang laban. Sinabihan niya na kaming umuwi na kami. At malamang daw, hindi na mapakali si Lula Sita sa bahay. Maiiwan na lamang daw sa lugar si Nakapitan at ang Barangay Tanod upang sunugin ang baryo ng mga aswang nang hindi na nila balikan pa ang mga nakatakas. Napangiti ako nang sabihin ni Kuya Kulas na bumilib daw siya sa akin dahil sa akin daw katapangan. Kinausap din kami ni Kapitan. Pinasalamatan niya kami dahil sa aming nagawa. Dahil daw sa aming nagawa, naging malaya ang kanilang baryo mula sa mga dayong aswang na nambibiktima sa kanila. Naku, maliit na bagay, Kapitan. Saan pa ba may baryo dito ng angkan ng mga aswang? At amin tutugisin. Para kasi nakakabitin eh. Akala mo yung kasi simula pa lang ng laban na sumaba ka sa totoong labanan, tapos ubos agad sila. Nakakawalang gana. Ikaw talaga, Tol Gino. Puro ka kalokohan. Eh kanina nga, halos mabali na ang tuhod mo sa pangangatog eh. Sus, kaya pala nang dahil sa pangangatog ng tuhod ko, naubos nating patayin ang baryo ng mga aswang. Tandaan mo, sa bawat pelikula, ang bida lagi nagpapabugbog sa una at lagi nagtatagumpay sa uli. Yun nga lang, eh napasayaw tayo kanina nang wala sa tugtog. Mabuti na lang, hindi natin nadala ang camera. Eh di sana, may memories tayo. Loko-loko ka talaga, Gino. Mabuti pa umuwi na tayo at nangangasim na tayo ng kalamansi. Sino ba naman kasi ang si Raulong gawing lotion ang katas ng kalamansi? Kung hindi ba naman mga mongoloid? Umuwi na nga kaming anim kasama si Kuya Kulas at naiwan si Kapitan at ang mga kasama nito para ayusin at sunugin ang baryo ng mga aswang. Pagkarating nga sa bahay ni Lula Sita, may ilang kurot ang aming natamo mula sa kanya. Gigil na gigil siya dahil pinag-alala daw namin siya. Ay nako, napakapasaway ninyo. Ay kung nakailang ikot na ako ng rosaryo sa kadadasal sa kaligtasan ninyong mga damuho kayo. Aba, panay pa rin ang isip at idadahilan kung sakaling tumawag ang mga magulang ninyo at kumustahin kayo. Ako eh, mga pasaway talaga kayo. Lola Sita naman, hindi naman kami nahawakan ng mga damo na aswang niyon. Pero yung kurot mong pagka pino-pino, parang gustong gusto kong takasan ng kaluluwa ko. Pagka sakit-sakit kaya. Ah, Riku! Tama na! Nagpasalamat din kami kay Kuya Kulas dahil ipinahiram nito ang baril sa amin. At talaga namang pagkalaki-laking naitulong sa amin, ganun din sa mga nabili naming balisong. Kinabukasan nga noon, pinarangalan nga kaming bayani sa baryo ng lola ko dahil sa pagkawasak namin sa mga aswang na matagal ng panahong kinatatakutan ng mga taga roon. Dahil wala nang banta ng panganib sa lugar ni na lola, naaya namin siyang maligo sa ilog. Nag-picnic kami at sa katuwaan nga niya, nagluto siya ng pagkain. Naghuli naman kami ng mga isda sa ilog at inihaw nga ang mga ito. Habang abala ang lahat, kumubli muna ako sa may malaking puno dahil naiihi ako. Habang umiihi ako, panaka-naka akong tumitingin-tingin sa paligid hanggang may makita akong babaeng parang nagmamanman sa lugar na pinaliliguan namin. Maganda ang babae. Kaya sinundan ko pa siya. Gusto kong magpakilala sana sa kanya. Daan-daan pa ako lumapit para hindi siya magulat. Seryoso siyang napatingin sa mga kaibigan kong nagsisipaligo sa ilog. Mabilis siyang nagulantang nang makagawa ako ng ingay dahil naapakan ko ang tuyong sanga na nagkalat sa lupa. Sandali, miss. Huwag kang magulat, ha? Ako lang to.
Si Chris, bakit ka pala nandyan? Gusto mo bang maligo sa ilog? Nahihiya ka siguro dahil naliligo kami ron, no? Huwag ka mag-alala. Ayos lang naman na sumabay ka sa amin. Hindi naman namin pag-aaring ilog na yun. Wala ka bang kasama? Hindi kumibu ang babae. Tinitigan niya lamang ako ng malalim. Parang kinilatis niya ako. Nagsimula na ako makaramdam ng kakaiba sa kanya. Akala ko mabait siya. Pero naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Maya-maya pa eh, bigla na lamang siyang nanlisik ng tingin. Parang tumatagos sa akin ang kanyang paningin. Pagkatapos, nakita kong nangangalit na ang kanyang mga ngipin. Dahilan para mapaatras ako at naging malikot ang aking paningin. Tiningnan ko kung ano ang kanyang gagawin. Pakiramdam ko kasi susugurin niya ako. Muntik na akong mapasigaw nang makitang bigla na lamang tumulis ang mga kuko niya. Pagkatapos, mabilis siyang lumundag sa kinatatayuan ko. Dali-dali akong umiwas. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Doon ko lamang nalaman na hindi siya ordinaryong tao. Pero hindi pala ako ang balak niyang sugurin, kundi ang malaking baboy ramo na nasa likuran ko. Pagkatalo niya sa baboy, bigla na lamang umatras ang hayop. Hanggang sa naghabulan ang dalawa, sinundan ko ng tingin ang babae. Kahit nasa may kalayuan na siya sa akin, dahil sa kahabol niya sa baboy ramo, kitang-kita ko pa ang pagpapalit ng kanyang anyo. Naging isang aswang siya, mahaba ang mga buhok niya, na parang may sariling buhay. Gumagalaw ang mga iyon at nahuli niya ang hinahabol niyang hayop dahil sa mahaba niyang buhok. Nakita ko na lamang na hinihila ng buhok niya ang baboy ramo. Papalapit sa kanya, napabuga pa ako ng hangin dahil sa aking mga nakita. Akala ko nagsitakas ng mga aswang. Hindi pa pala. Meron pang naiwan? O baka bagong salta sila? Mukhang hindi pa rin ligtas ang baryo. Pabalik na sana ako sa mga kasamahan ko dahil umalis na rin ang aswang na aking nakita. Pero bago ako makapaglakad pabalik sa ilog, may narinig akong sigaw sa bandang dulo ng daan na tinatahak ng aswang. Parang may mga taong naghahanap sa mga kasama nila. Sigaw sila ng sigaw at iisang pangalan ang kanilang sinasabi. Pero hindi ko naman maintindihan dahil medyo malayo sila. Hinayaan ko na lamang at bumalik na lamang ako sa mga kasamahan ko. Saan ka ba galing? Ha? Ano kasi? Nako, tawag siguro ng kalikasan yan. Kaya nagtago ka, no? Baka nga. Hindi. Ano kasi? May nakita akong babae kanina. Kaso ano? Iniiwasan ka? Baka natakot sa mukha mo kasi sabi ko naman sa'yo eh, magpagupit ka ng buhok. Mukha ka na kasing ermitanyo eh. Imbis na makakilala ka pa ng chicks eh, nakawala pa. Kain mo na lang yan. Tapos ilublob mo na lang sa ilog. Napaisip ako kung dapat ko pa bang sabihin sa kanila ang nakita ko. O hayaan ko na lamang. Pinili ko na lamang na ilihim ang aking nakita para hindi na masira ang aming pagsasaya. Pero bago kami umalis ng probinsya, kinausap ko si Kuya Kulas. Sa kanya ko sinabi ang nakita kong aswang. Sinabihan ko na lamang siya na mag-iingat pa rin dahil kako, hindi kami nakasisiguro kung wala na ba talaga ang aswang sa baryo. Mabuti nang naniniwala. At naniwala naman si Kuya sa akin. Hindi ko na ikwinento ang nakita ko, pero alam ko, pati si Kuya Kulas ay naniniwalang may aswang pa rin na gumagala kahit sa ang dako ng lugar, kaya dapat lang palagi mag-ingat. Ang lahi nilang kagaya lang ng normal na tao, hindi madaling maubos. Napatawa pa nga ako nang sinabi ni Kuya, may punto kasi siya. Nanganganak nga rin naman talaga ang mga aswang dahil nag-aasawa at nagpapamilya sila kagaya ng mga normal na tao. Kaya
Malamang sa malamang, dumadami ang lahi nila. Lumuwas nga kami ng Maynila pagkalipas ng 2 ligong pananatili namin sa probinsya nila. Ang masalimuot, ngunit napaka-adventurous na karanasan na hinding-hindi namin makalilimutan sa tanan ng buhay namin. Ay yung karanasan na yun na siyang naglapit sa aming mga loob na magkakaibigan nang umuwi na kami na parang magkapatid ang turingan. Hindi madaling makalimot mula sa nakatatakot na karanasan sa buhay. Akala ko nga matapang ako, pero mula nang umuwi ako sa amin, may mga gabing napapanaginipan ko ang mga naganap na pakikipaglaban namin sa mga aswang. Doon ko lang naramdaman ang takot. Naisip ko, mas nakatatakot pala kapag ibinalik ng panaginip ang nakaraan mong akala mo'y simple lamang at napagtagumpayan mo na. Sa panaginip po, ako sinisingil ang mga nangyari sa amin. Pero hindi ko na iyon ikunwento pa sa aking mga kaibigan dahil alam kong pagtatawanan lamang nila ako. Ang ginawa ko po, nagsisimba na lamang ako tuwing Linggo at doon unti-unting nawala ang masama kong panaginip. Nakapagtapos kami ng aming pag-aaral, si James, isa na ngayong ganap na abogado, si Carlo at Mark ay mga alagad ng batas, ako naman, at si Gino ay kumuha ng kursong Business Administration at nagagamit namin ngayon sa isang negosyo na ipinahawak sa amin ng aming mga magulang. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento na hango sa tunay kong karanasan tungkol sa kwento ng mga aswang. Naway maging aral ito sa nakararami. Huwag basta magtitiwala sa mga taong kakikilala mo pa lamang. Hindi lahat ng kabutiang ipinapakita sa atin sa una ang siyang tunay nilang ugali. Bagkus, ang lahat pala ay may kapalit. Ako po muli si Chris. Ito ang aming karanasan ng aming magkakaklase sa buhay namin nang kami ay minsang magbakasyon sa probinsya ng Capiz na muntik na naming ikamatay. Maraming salamat. More power sa inyong YouTube channel. Mabuhay!